hindi lamang po sa subdivision, maski po sa lahat ng kalsada o kalye, maliban lamang po sa North Luzon at South Luzon Expressway. Wow! Kaya't sa susunod na maisip niyong mag-invest sa isang sasakyan, dapat ding isaalang-alang ang pag-invest sa ikabubuti ng ating kalikasan. Kita nyo naman, kontra global warming ang mga to. Kaya saan pa kayo tuwing Linggo, kundi dito sa nag-iisang napakasarap kakwentuhan. Ang Mel and Joey! Oy, tapos pamalengke mo ako. Dali! Maglalaba ka pa. Dream come true. Para sa isang negosyong binalot. Binalot? Basta ganun. Binalot. Pinarangalan to sa abroad dahil sa konsepto nitong gumamit ng balat ng saging as packaging sa kanilang produkto. Sino mag-aakala na mula sa isang trahedya na dulot ng bagyong si Milenio, remember? Nakapagbigay sila ng kabuhayan sa ating mga kababayan. Ay, galing, ah. Here is the success story of Binalot. Tapa, longganisa, at mga pagkaing all-time favorites ng mga Pinoy. Siyempre, yan yung talagang nakikis na natin mga Pilipino, di ba? Lalong pinasasarap kung ibabalot sa dahon ng saging. Yung mga ninuno natin, ang pagkain naman talaga, di ba, pag sinadala daw sa bukid, nakabalot sa dahon ng saging. At pagbuksan mo, mabango siya, tapos sariwang-sariwa. Ngayon, dito sa siyudad nyo, matitikman. Mas masarap ang pagkain talaga pag nakabalot sa dahon ng saging. Kasi mas natural. Pinakikilala, Binalot Restaurant, kung saan ang mga pagkain na hindi lang katakam-takam, kundi presented with a twist pa. Sabi namin, magtayo tayo ng negosyo. At yung idea nang galing sa mother ko, binabalot niya yung pagkain namin sa dahon ng saging. Pilipinong-Pilipino rin ang kanilang packaging dahil gamit nila walang iba kundi ang dahon ng saging. At itong dahilan upang manalo sila ng International Award sa Amerika. Ni-recognize nilang Binalot because of our end-to-end service. Nakalaban natin ang mga bansa katulad ng China, Malaysia, Singapore, Vietnam. So ngayon lang sila nagbigay ng prize internationally at ang nanalo pa ay Pilipinas. Ang dahon program na kanilang pinisimula noong January 2007 ang nagbigay sa kanila ng malaking kalamangan sa mga nakalaban. Ang ibig sabihin ng dahon ay dangal at hanap buhay para sa nayon. Ang nagudyok sa amin dito, nung bumagyo ang Milenyo, naubos ang dahon ng saging sa Luzon. So wala kaming makuhang dahon ng saging, no? Ang ginawa namin, nag-adapt kami ng isang komunidad sa Southern Tagalog at doon ang gagaling lahat ng dahon ng saging natin. Yung mga lalaki ng komunidad, sila ang nagtatabas ng dahon ng saging. Yung mga babae naman na nagugupit para doon sa specs ng Binalot at nagkakaroon sila ng livelihood. At ang 10,000 dolyar na naging premyo, kanilang ginamit para itatag ang Binalot Foundation upang mas marami pang komunidad ang kanilang matulungan. Ang kanilang kakaibang pangalan sa menu, ang mascot nilang si Mang Bina, at ang iba't ibang nakakatawang murals sa kanilang tindahan, ang ilan pa sa mga dahilan kung bakit sila'y karapat-dapat bansagang ang pambansang Chibugan. Mapakilala at ma-reintroduce sa ating mga kababayan yung kulturang Pilipino. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, kung meron kayong magandang idea, just go for it. Mga pagkaing Pinoy, siguradong rap sa rap sa ang inyong kainan. Nako, tingnan mo yan, sasarap! Ate mo, partner, habang nanonood kayo dyan sa inyong mga tahanan kanina, ipinamigay na namin ni partner Mel ang mga binalot na yan, binalot, yung nakita nyo sa aming studio audience, yes, para ma-experience naman nila ang masasarap na binalot. More power sa Binalot! Sana ay dumami pa ang katulad nyo na naiisip pagyamanin ang kabuhayan ng ating mga kababayan. Sa aming pagbabalik, kilalanin! Aba, hindi lang isa, kundi tatlong impressive na magkakapatid na talaga namang gifted. Nakuti ako sa nanay nagmana yan. Lahat lang yan sa pagbabalik ng Mel and Joey! Kakaingit kayo? Sa mahigit 67,000 na kumuha ng exam, halos 29,000 lang ang pumasa. Wala pang kalahati ang nakaraos sa nakaraang December Nursing Board exam. Kaya't isang malaking sorpresa para kay Zandra May Bongko na siya pa
ang nanguna dito. Yung unang exam, fundamentals of nursing pa lang, medyo nasasagot ko pa. Tapos yung pangalawang exam mo, talagang ang hirap. Pero yung mo nagtanong sila ng Arnold Chiari syndrome, talagang nung hinanap ko siya sa bahay, sa internal medicine ko siya nabasang ng libro. Diyos ko, ipasa mo lang ako talaga. Pagpapasalamat ko na. Yung expectation ko talaga bumaba. Sa pamantasan ng Lusod ng Maynila kung saan nag-aral si Sandra May, instant celebrity siya dito. Huling nagkaroon ng top-notcher ang College of Nursing ng PLM noon pang 1979. Gusto kong tumakbo sa window at sumigaw sa buong university. Kapitbahay, we're number one. Tuwan-tuwa kami. Including the faculty, nagtatalon sila sa buong college. Including the administration down to the janitorial services. Tuwan-tuwa kami sa performance ni Sandra. Mula elementary at high school, graduate bilang valedictorian si Sandra May sa mga public school ng Quezon City. Hindi ko prestigious dahil galing siya kay PGMA. Kaya't nang pumasok siya ng kuleyo sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, binigyan siya ng full scholarship ng St. Peter Memorial Chapels. Ang laking tulong din po talaga sa Francisco M. Bautista Scholarship. Sa St. Peter po, binibiro nga ako ang nagpapaaral sa akin mga patay. Negosyo ng ama ni Sandra May ang junkyard. At lingit sa kaalaman ng karamihan, ito ang nakatulong sa pagiging consistent honor student ni Sandra May. Dahil dito niya pinupulot ang mga libro na ginagamit niya sa kanyang pag-aaral. Mga National Geographic, yan ang pangapaborito niya. Mula elementary, namumulot siya. Karamihan halos. Kasi mga galing pa sa mga private school yung libro eh. May UST pa yun. Kaya kung bibilin mo, mahal. Pero siya, namumulot lang. Hindi balak ni Sandra May ang kumuha ng nursing noon. Gusto sana niyang magdoktor. Pero dahil isang pre-med course ang nursing, natutunan na rin niyang mahalin ang kursong pinasukan. Ang pinakagusto ko sa kanya pag nag-duty, kasi feel na feel ko yung mga pasyente ko. May experience ako yung isang pasyente ko. Sabi, alam mo, hindi ka katulad ng ibang nurse. Ang bait mo. Sana lahat ng nurse katulad mo. Talagang, pag nakakarinig ako ng gano'n, nai-inspire talaga ako. Maraming pangarap si Sandra May para sa kanyang pamilya. Upa kasi hindi amin to eh. Nag-uupa-upa lang, parang katiwala lang sa lupa. Kaya sabi niya, pag nagkapera tayo, bilhin natin yung lupa. At para sa mga kabataan na gaya rin niyang estudyante, iisa ang payo na may bibigay ni Sandra May. Seryoso yung may mga sinasabi ng prof. Kasi na-realize ko, mahalaga pala yung mga sinasabi niya, kahit small details. Nung nagre-review na ako for the board, na-realize ko, hala, tinuro to, ba't hindi ko na alam. Hindi ko kasi masyadong inintindi, no? Feeling ko hindi mahalaga. Ang kahalagahan ng pagsiseryoso sa edukasyon ang naghubog sa kanyang pagkatao. At ito rin ang mensaheng gustong ipaabot ni Sandra May sa mga kabataan. Napaka-importante talaga yung merong support system. Eh ngayon naman, ito. Blessing talagang may tuturing pag meron kang isang anak na gifted, hindi natural ba? Naman, o, napakalaki. Ano yan? Eh, paano kaya? Kung lahat ng anak mo, tatlo, halimbawa na, tatlong gifted children. Saan damakmak na blessing na yun? Saan damakmak talaga sinabi diba? Mo? Oo, saan katuta? Hindi, pero mahirap din yun, Mel. Eh. Bakit? Kailangan pag may tinanong sa'yo yung tatlo, dapat masagot mo agad, Bart. Ba? Nakakahiya kung hindi ka makakakasagot ng anak mo, diba? Ah, kung mas matalino yung anak mo sa'yo. Alamin natin mula kay Cecil Tamura, yun yung mother, no? Yung ina ng tatlong batang gifted, kung kakasaba siya sa mga anak niya. Let's watch this. Tama ka, mahirap yun. 8-year-old boy, nagsulat ng isang buong musical play. He started to compose a musical when he was 8 years old. Tapos na stages sa Meralco Theater. Batang lalaki, nagsalita sa edad 2 buwan at favorite manood ng news. He started to speak at about 2 months old, really responding sa tamang tanong, tamang sagot. Siguro as early as 3 years old, gusto niyang mag-watch ng mga yung impeachment every day. 6 na taong batang babae, expert mag-solve ng puzzles. Kasi magaling siya gumawa ng puzzle. Parang hindi na nag-iisip eh, kahit na ano, complicated. Sina Sayan, Yosh at Aya, pagkakapatid na sobrang talino, ay anak ni na Cecil at Kotamura. Sa Sayan, 17 years old, ay creative writer.